more than 23:6. Our topic is the purpose of the Lord's table. The purpose of the Lord's table, 1 Corinthians 11:23-26. But before we read this passage, 1 Corinthians 11:23-26, balikan po natin yung naroon ng talata ko. First Corinthians 11:22. What have ye not houses to eat and to drink in? So, ito po'y parang frustration of Apostle Paul searching for a logic or reason. Anong magiging rason para magkaganyan ang mga taga-Korinto, no? What have ye not houses? If you people really intend to indulge yourselves into eating and drinking, you could have done that in your houses. Pero bakit dito nyo ginawa yan sa iglesia? Isn't that an act of flagrantly despising the church of the Lord? That is verse 22. What have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God? So this is actually a way of destroying the fellowship of the church by flagrantly despising it and intentionally embarrassing and shaming the poorer members, perhaps because of their feeling of contempt. Alam mo yung feeling of contempt? Alam niyo po yung contempt, yung attitude na as if somebody does not exist. Or being indifferent. Yun po yung contempt. Parang wala kang pakialam, no? Yung feeling na you do not say anything for or against. Feeling of indifference. Sabi ni Panginoon sa about the Laodicean Church. I would rather have you hot or cold. Sana malamig ka lang, talagang malamig ka, at mainit, kung talagang mainit. Pero, sa kita ka eh, you're lukewarm. No? Literally, kung matubig sa dumadating sa Laodicea, bago makaabot ang Laodicea, ang malayo pinagagalingan, hindi lamang masulfur ang kanyang lasa at amoy. Hindi bago makaabot, talagang lukewarm na. Kaya, hindi ba nalang may sakit ka o may sore throat ka, ayaw natin ng ano yun. Gusto natin na araw-araw inumin natin, malilanggan. As much as possible, gusto natin sa ating inumin, malamig. No? Pataas ang balon na binibigay natin sa malamig na tubig, especially in those days na hindi pa na-invento ang ice at ang refrigeration. Kaya if they're able to produce a cup or a glass of cold water for a disciple, sabi ng Panginoon, idea and mawawalan ng mundo. So we don't want drink that is lukewarm. No? Pero spiritually, ganyan po ang kalagayan ng maraming Kristiyano. At ayaw po ng Panginoon na manatili tayo sa ganyang kalagayan. Sabi ng Bible sa atin, ang bilin ng Panginoon, wake up! So, they intentionally embarrass and shame the poor. So whatever the reasons may have, sabi ng Apostle Paul, you harm church, you hurt the church, and there is no justification of it. I mean, Apostle Paul, I cannot praise you on that. Hindi ko kayo may pagtanggol. What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. Alam niyo po, at all times, Christians should have pure attitude, no? Pero although mahirap mamente niya, but at least, when we approach the supper of the Lord, sabi nga sa sumunod ng mga talata na we should make self-examination. In 1 Corinthians chapter 11 verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Meaning, before approaching the supper of the Lord,
or observing the Lord's table, we should come spiritually prepared. So anumang attitude, or bad attitude, anumang meron na bitterness, or anger, or prejudice, ano, meron tayo, kanino man, or pride, or class pride, anuman yan, all bitterness or anger, na dapat wala yan sa abono ng Panginoon. Hihingi ng tawad. We should all come prepared. Dito sa case ng Corinto, not only that they were divided in their loyalties, they were divided socially. Alam niyo po, yan ang isang rampant na attitude at kaganapan ngayon sa ating society at sana hindi totoo sa mga anak ng Panginoon. Sabi sa atin ng Bible, we are one body, we are one bread. Pero hindi masyadong na-highlight at hindi masyadong ipinapamukha kung sino mahirap at na-highlight kung sino mayaman. We should all be one body and one bread and one in the Lord. And there is no reason for the wealthy members or to the wealthier members in the church na magkaroon ng ganong attitude. Actually, in preparing for life, isa yan sa mga bagay na dapat pinaghahandaan ng bawat isa sa atin. At tayo po'y maging friend ng lahat. Ano? Hindi natin alam kung kailan darating o kunos sa ating buhay, pero lahat tayo kailangan handa, isang paraan para mapaghandaan. Kahit anumang darating sa ating buhay, isang sekreto yan, be friendly. Pero kasabihan that our number one security is not SSS. Aside from the Lord, our other source of social security is our friends. Be friendly. Maging mapagkaibigan po tayo kahit kanino. Minsan yung may mga karoonan sa buhay, they talk less with poorer people. Why? Apparently because they don't need anything. Wala na silang kailangan sa iba. Or maybe because they're afraid na sila'y mautangan. Kaya ba, yun iba, ayaw mga pagkaibigan sa mahirap dahil ako, baka alakan niya may pera pala ako, mautangan na. Pero that's the price of being friends, di ba? Kasama yan sa meaning ng pagkaroon ng kaibigan. Na minsan, mautangan ka, mahirap ang pagbayaran na dalawang araw, mga kailangan ka rin sa kapwa. Sabi sa atin ng Book of Proverbs, a friend who is close better than a brother that is away. Pag meron kang kailangan in the midst of crisis, don't call a brother. Huwag kong tatawag sa iyong kapatid. Hindi ibig sabihin na sisikreto mo, wala kang paalam sa iyong kapatid, pero ano yung kapatid mo nasa Lord? May emergency na, bago pa siya makarating. O bago pa magbukas ng Western Union, kinabukasan ba yan? Diba? So, a friend who is close to you, to your house, is better than a brother who is in a faraway place. Kaya maging friendly po tayo, maging neighborly, maging mapagkaibigan sa ating neighbors, kahit mahirap ka. Dahil isang araw, kakailanganin din natin sila. Alala ko yung mga ito, yung isang mayaman, kami, meron kami German Shepherd, apa, meron kami guardia, ang lawak ng aming bakuran, matataas ang aming bakod at ang aming gate, at hindi lamang yan wired, may kuryente pa, kami safe na safe sa loob. Sabi naman mahirap, kami wala niyan. Kapag sa village namin, walang nagbabakod, wala kaming gwardiya, pero mga kapitbahay, yan ang nagbabantay ng mga. Diba meron pa rin lugar sa Pilipinas na kahit nagsacharge ka ng cellphone sa bintana, nadadagdag mo pa. Matamis mo ba yun? Kahit meron pa mga lugar sa Pilipinas na walang tao yung tindahan,
no? Bibili ka, iwan mo lang ang bayad mo. Honesty, sabi nga nila, honesty. Honesty store. Oo, wala ba yun dito sa signal? At wala yung honesty dito. Pagbalik mo, wala yung maninda mo. Eh, tinatago mo naman sa cellphone, nawawala ko. O, wala kami mga gwardiya, wala kami mga bakod, pero kami mga pagkakapitbahay, eh, nagbabantayan. Kapag mayroon may sakit ang isa, pwedeng matakuhan ng isang kaibigan. O kapitbahay, pwede ba punta ka muna dito kasi hindi pa ako nagbibihis, hindi pa ako nakakaligo at makakuha lang ng damit at makakuha ng pangulit. Oo, sige. Saka hindi mo alam kung kailan iipot. Cycle ng buhay, di ba? Meron mga dati, nasa taas, binababaan ko, nasa baba. At meron mga pagkakataon na mga nasa baba ngayon, sila naman ang nasa taas. So be friends to all. Be a friend to all. Aside from being friendly, isang paraan para maghanda, be as knowledgeable. Be as healthy as you are, as can be. Ang sabi ng mga TV aqua na namatay, knowledge is what? Knowledge is power. At sinabi ng Bible yan, no? Sa book of Ecclesiastes, meron isang wise woman that saved a city because of her wisdom. Hindi lahat ako kukuha sa lakas. Hindi lahat ako kukuha sa wealth. Sa wealth. Minsan, may mga bagay-bagay na kailangan, wisdom. Wisdom is power. Ang Pilipinas, hindi masyadong mayamang bansa. Mayaman, pero hindi masyadong na-take advantage ang ating natural resources. Kung nakukuha man, ibang bansa, marinig naman. Pero anong meron ang ating pangulo? Yung kanyang wisdom. Sa tingin ko, meron yung wisdom. Yung problema natin sa West Philippine Sea, napaka-sensitive niya. Pero nakakagawa siya ng paraan na everybody is happy. You claim it is yours, you also claim that it is ours. Other countries claim that it is also theirs. So, ba't dito lang tayo mag-joint effort na mag-explore at hati-hati na lang tayo? Yaman ng, ano yan, ng kalikasan, binigyan ng Diyos para sa kapag-dabangan ng humanity, hindi share natin sa isa't isa. And everybody happy, hindi yung tatapatan mo ng pwersa o armas. Wisdom is power. Health also is very important. Malaking bagay yan sa iyong buhay at kalusugan. Sa panahon ng pag-ipitan, wisdom and your health, maasabi at mga kaibigan. Sa dami natin dito sa church, siguro naman, pero kang isa o kahit dalawa na pwede mo kung magsasabihan yung mga saloobin. At kung ikaw naman, napagsasabihan ng mga sikreto, be a good custodian of the things that are being revealed to you. Sabi ng Bible, pray one for another. How can I pray for you if I don't know what's going on with you? Gusto mo lang ang sinasarili mo. Malaki po ang prayer, the one prayer, sabi ng Bible, the prayer of a righteous man availeth much. Meron pong studies and even the doctors are confused. Hindi nila may paliwanag scientifically and medically. Meron silang study na ginawa yung mga pasyente. One part of the patients were left to the normal medication. And another part of the patients are given also the same medication for the same sickness. Pero meron mga nananalangin, yun ang pagkakaiba. And they have observed and found out na yung grupo ng mga pasyente na pareho lang ang medication sa isang part ng mga pasyente, mas malaki ang improvement dahil meron mga nananalangin. Meron mga nagpe-pray para sa kanila. Kaya importante ang church fellowship. Importante ang nakikipag-fellowship. Nagkakaalaman tayo ng kalagayan natin because we can pray one for another. Kahit mga unbelievers, observahan niyan. Bakit itong mga
pare-pareho may sakit, pare-pareho binagamot, mas mabilis gumaling, may mga nananalangin. At hindi na kayo paliwanag ng siyensya. Ang Bible na nagsasabi na, the fervent prayer of a righteous man availeth much. So we need to be friendly. Wala yung loyalty, yung party loyalties, o yung ating social differences. In the church, we are one body. We are one body. At sa pagharap sa banal na puno ng Panginoon, we come prepared spiritually. All bitterness, all attitude, hindi tama, or prejudice, or whatever differences we might have with somebody, kaya ating iayos at hindi ng dapat sa Panginoon. Para di po natin mag-desecrate ang sanctity ng hapunan ng Panginoon. So we will read the 1 Corinthians chapter 11, verses 23 up to 26, and we're talking about the purpose of the Lord's Supper, of the Lord's table. 23 to 26, 1 Corinthians 11, 23 to 26. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. So, this is an information being told us by Apostle Paul. And based on him, ito pong knowledge na ito na kanyang sinishare sa mga taga-Corinthians is something that he did not receive from the earlier apostles. And as his manner was, when dealing with some controversial issues, in-establish na isang bagay. Na yung kanyang sinishare, yung kanyang pinapahayag is something that he did not get from anybody, but something that he received directly from the Lord. You know? That is 23, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. So Paul was reminding them that this instruction or rebuke that he was giving them, at yung mga paalaala, reminders na binibigay niya sa kanila, is something that is not new to them. I have already delivered these truths unto you. Now, na po niyang itinuro ito sa inyo, now I am reminding you again of the important significance and proper observance of this ordinance. Paano niyo po na-receive ang knowledge na ito, no? Dito sa Galatians chapter 1, verses 10 to 12. So, dito po natin minan. So, dito po natin silipin. Ano po itong Galatians chapter 1? Galatians 1, 10 to 12. Or do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I had pleased men, I should not be the servant of Christ. But I certify you, brethren, that the gospel which I preached, that the gospel which was preached of me, is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. And verse 13, for ye have heard of my conversation in time past, in the Jews' religion, kanyang way of life or conversation, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So, we were reminded of what took place in Acts chapter 7, during the stoning of Stephen, chapter 9. And Paul was making havoc of the church, hating men and women. And apparently he had heard that there were Christians in Syria. So he secured an authorization from the high priest para puntahan kahit sa Syria, yung mga mananampalataya. And it is not hard to believe that there was a church that was established in Damascus. Bakit? Dahil nung message of Apostle Paul, kanina siya nagpabaptize.
At saan siya nagbabaptize? Sino yung nagbabaptize kay Apostle Paul? Anong pangalan mo? Anybody? Ananias, ano? Ananias. Mukhang maraming Ananias. May Ananias na Ananias na high priest. Merong Ananaya na asawa ni Sapphira. At ito po'y Ananias na nagbaptize kay Saul of Tarsus. So yun ang kanyang pamumuhay in the Jewish religion. Yung kanyang zeal ay hindi matatapatan. Hindi lamang siya mahilig sa pagsunod sa law. Pati yung mga inaakala niya na against sa Judaism, kasi pwede niniwalaan niya true religion, ay gusto niyang i-wipe out or eradicate. Kaya sabi niya, this is a faithful saying that we are sinners, sabi niya, that Christ came to save sinners of whom I am chief. I am not worthy to be called an apostle, sabi niya, because I persecuted the church of God. Verse 13, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Paano tayo na saved? By His grace. But what means? By divine calling. Paano dumating yung divine calling? By God's grace. So we did not call ourselves unto salvation. Verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. So marami sa mga itinuro ni Apostle Paul, hindi naman nanggaling sa mga apostles at narinig sa mga apostles. But I went into Arabia. Anong Arabia ito? Salam alam ko Arabia. Saudi Arabia. Kaya bago nagkaroon ng Baptist Church sa Arabia, mukhang may nakawag na ng testimony doon. Apostle Paul, ano? Sa Saudi Arabia. Sabi niya, 17, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and with him 15 days. After 3 years of his conversion, saka pa lamang siya nagpakita kay Apostle Papa Pedro for about 15 days. So hindi po ito tradition. Hindi ito tradition which is passed from one person to another and then to another at saka lamang dumating ang information kay Apostle Paul. Ang sabi niya, I received it directly from the Lord. So that's how Paul was in his manner, no, in dealing with controversial issues. He would establish the fact that this thing that I am telling you, this thing that I am teaching you, I did not receive this of man. I received it directly of the Lord. So this is authentic and this is authoritative. It is not my own opinion. It is not my own personal theory or understanding. It is a direct revelation from so, ito pong passage na ating binabasa, balikan po natin, ano? 1 Corinthians chapter 11, 23. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew
the Lord's death till he comes. So this is in perfect harmony with the account of the Gospels. Kaso lang lang, mga kapatid, when the Gospels were written, or when Apostle Paul wrote the book of 1 Corinthians, many conservative scholars believe that the book of 1 Corinthians were written ahead of any of the four Gospels. Nauna pa ang book of 1 Corinthians kesa sa Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, and Gospel according to John. So meaning, the information here na alam niya po sa Paul, eh directly nakuha niya sa Panginoon at hindi niya narinig mula sa mga apostol. And he was providing other details, and he provided other information and details na kung hindi niya ito nabanggit, eh, we have no clue just reading the four Gospels. At makikita natin dito, mga kapatid, na from this passage, verses 23 to 26, these are beautiful passages, ano? One of the most beautiful passages in all of Scripture, dealing with the Lord's sacrifice and provision of salvation, but passages that were written at the backdrop of what? Anong background ng sinulat itong napakagandang passage na ito? 1 Corinthians 11:23-26, speaking of the Lord's sacrifice, speaking of the Lord's tremendous proof of love, and not only proof of love, that the Lord's remedy, solution to our dilemma, to the problem of man, to our problem of sin. But this passage dealing about that was written under the backdrop of a very ugly situation in a certain church. Na yung glory ng sacrifice ng Panginoon na dapat ipinapakita in the symbol of the supper is actually the same ceremony that is being perverted by the church. So it was written in the middle of strong rebuke. Napakagandang passage, Corinthians 11:23-26, napakagandang message coming from the Lord, but written under what circumstance? It is written in the middle of a severe rebuke of a bad behavior, attitude, and insensitivity of Christians in the Corinthian church. Kagaya rin ng ibang paradox naman ito eh. Itong division na nangyayari sa church, it helped manifest the faithful members. It helped manifest the true spiritual leaders in the church. And then another detail provided by Paul in this passage is that the supper was instituted on the night that the Lord was being betrayed and arrested. Ano naman meron dito, mga kapatid? While Satan was doing his worst, and the worst that Satan can do to our Lord is to condemn him to death. And he succeeded in it, no? Talaga na padala ni Satanas ang Panginoon hanggang sa krus. Out of these machinations, imagine. Alam niyo po ba na lahat ng ginawa sa Panginoon illegal first? You would arrest somebody on the night? Hindi ba illegal yan? Meron ba nag-i-issue ng warrant of arrest sa gabi? Siguro ito yung mga babra ng criminology. Allow ba ng lawyer that you would arrest somebody at night? Kung pwede yan, brother. Kung kinakailangan during hot pursuit. Ano kung ginawa yan kay ano? Pagdito sa prison na nga, si Albuera. Albuera Mayor. Sa Samad, no? Samad, Leyte. Albuera Leyte, yung mayor doon si Espinosa. A warrant of arrest was issued at the time of the night, of the morning.
around 2 a.m. or 3 a.m. Kahit patay na, tsaka nung binabasa, the right remain silent. Silent. Under normal situation, mga kapatid, you would not issue a warrant of arrest at night. Another illegal thing that happened, you know, he was brought to Anas. Bakit illegal yan? Wala na karapatan si Anas because Anas at that time was already retired. He was the retired and the former chief priest or high priest in Israel. But he was now succeeded by son-in-law, Caiaphas. Kaya ano nangyari? Parang ano, godfather. Dinala sa ninong. Dinala sa pinaka-mataas na hepe. Parang pinuno ng gang. Dinala kay hindi matanda kapatuhan. Hindi na siya, retired na siya, but he still calls the shots. Parin na nagdidita kung ano nangyayari. Diba? Suspended na sa kanya pa nagtatanong. Under suspension. Another illegal thing, they could not find a witness. At nung walang mahanap, kailangan nilang mamuwersa ng isang witness. Again, illegal, bakit? At nakuha nila false witness. No two witnesses could agree of their testimonies. Ang dami illegal na ginawa. So Satan was doing his worst, but while Satan was doing his worst, God was what? Doing his best. And the best thing that God is doing is the redemption of man. The redemption of man. While Satan was showing his utmost evil and wickedness, God was showing his holiness. God was showing his good and doing his best. On the night that the Lord was arrested and betrayed. Kaya nga pagdating ng mga aaresto sa Panginoon, si Judas was with them, with a crowd, armed with what? Sword and clubs and torches. Kaya sabi ng Panginoon, pumunta ba kayo para sa isang kriminal? Are you here looking for somebody who is a criminal? May dala pa kayong mga staves, may dala pa kayong sibat, may dala pa kayong mga amalo, espada. Ang hinahanap mo ba ang criminal? Ikaw ba si Jesus? Ano sagot ng Panginoon? Ako nga. What happened? Lahat sila natupad. So yan isang detalye na in-revive sa atin ni John. Mga hindi nabanggit sa ibang mga gospels. At lahat sila natutupan. Maya-maya, bumunod ng tabak ang isang alagad ng Panginoon, si Pedro, at inundayan ng taga ang isang servant ng high priest. The name was Marcus, nakagpas ang tenga. Ginawa ng Panginoon, binulot yung tenga, binili, walang glue na gamit, walang panahe, dumikit. And yet, they proceeded with their sorry task. Pray mo. So, salita lang yan, ako nga, katumba na sila. Di ba milagro na yan? Dumikit na yung tenga na walang gamot o walang surgery na ginanap. And yet, they proceeded with their sorry task. Para bang nagkapahiyaan na? Ano ba yan? Another illegal thing na ginawa sa Panginoon, patay na nga siya, pinabantayan pa siya ng sundalo. At sinabi nila nung nawala, kaya nawala, eh dahil, ano ra? Ano dahil at nawala ang Panginoon sa inakaw, which is impossible because Roman soldiers will not sleep under duty. Alam nila yan, pag sila natulog in their duty, mamamatay sila. So no Roman soldiers will sleep under duty. At sabi niyang mga religious leaders,
Kaming bahala sa mga superior nyo. Kaming bahala sa mga siho ninyo. Ito ang maraming maraming pera. Tanggapin ninyo. Ipamalita ninyo na habang kami natutulog, ninakaw ng kami mga dalaga ng kawan. At yun ang pininiwalaan mo. So, then Satan was doing his utmost bad and wicked and evil while God was doing his best. So, another jewel in the mantle. Out of a filthy background. Ano ang ilang detalye na itinagdag ni Apostle Paul, na ibigay ni Apostle Paul. And otherwise, we would have no idea, no? So verse, chapter 11, verse 23, for I have received from the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance. Yun yung wala sa Gospels. This do in remembrance of me. Out of the best manuscript, sabi nila, yung salitang broken for you, eh, mukhang wala yung salitang broken. So, if we would read it without the word broken, the ibang mga modern translations, wala rin yung broken. Other best manuscripts would say, wala talaga yung broken. Dahil literally, not one bone of the Lord shall be broken. Di ba yun ang nakalagay sa prophecy? Kaya nga, pagkukuha sila ng lamb for the Passover, April 10 pa lang, nasa bahay na. Although kakatayin niya, April the 14th, for the celebration of April 15th. Pero yung 4 days na yan, that would be their time to inspect the lamb to be offered. Kailangan without blemish, 1 year old, not, walang kapintasan, walang diferensya, hindi bulag, hindi pilay. Nalakalagay sa prophecy, ang Messiah, not one bone of the Lord shall be broken, which was also testified by John. Ano? Sinabi yan sa John 19:33. Ang natin sandali, no? So John gave us that information. John 19:33. But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they break not his legs. For not one bone of the Lord shall be broken. And when he had given thanks, he break it and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. When the celebration of the supper was being given in the Gospels and in the book of 1 Corinthians, when it was being observed that time, actually, the Lord instituted his supper on the same night that they were observing the what? The feast of the Passover. Alam niyo po yung night that the Lord instituted his supper was the same night that they were actually observing the feast of the Passover. Maalala niyo, sabi ng Panginoon, mga disiplo, hanap kayo ng isang bahay kung saan natin isa-celebrate ang feast ng Passover. Ano po yung feast of Passover? That actually a commemoration of the great deliverance that the Lord gave them in the land of Egypt. Kailan yan? Ito po yung bago nangyari yung pang-sampung salo or the tenth plague. The tenth plague would be the what? The death of all the firstborn animals or humans. Ang sabi ng Panginoon, before the angel of death comes tonight, each of you, each house, must kill a lamb. The blood must be smeared on the lintels and doors of your houses, and the meat shall be roasted by fire,
and then you will eat with your feet wearing sandals, at ang inyong mga damit are girded in your loins, with your staff in your hands, as if you are ready to go. And you will eat in haste. You will eat it with bitter herbs, because this evening, the angel of death will pass throughout the land. At lahat ng mga bahay where there is no taint of the blood, the firstborn will die, whether it is animal or humans. And so the angel of death came that night. And after that, sabi ng Panginoon, this thing will become a memorial for you for a perpetual remembrance. From now on, every year, this day will be remembered. This great deliverance from Egypt to Canaan will be remembered by you for generations to come. That is why after thousands of years, when it came to the time of the Lord, dumating ng panahon ng Panginoon Jesus, they also observed the feast of the Passover, commemorating their deliverance from Egypt to Canaan. But on that same night that they were celebrating the feast of the Passover, suddenly, at the middle of their celebration, actually during the Passover, they were passing four cups. At yun po yung detalye na hindi na po nagamit dito, no? In the celebration of the Passover, four cups is actually being passed around. And it was during the passing of the third cup that the Lord changed or transformed the Passover into His supper. And this time, this supper will become more significant than the Passover, because this Passover commemorates deliverance from bondage of Egypt, but the Lord's Supper will commemorate even a greater deliverance from a greater bondage, which is our bondage from sin. Kung yung sineselebrate nila for thousands of years or hundreds of years, they commemorated the deliverance from the bondage of Egypt. Sabi niya, this celebration, this feast, this ceremony that you are about to observe and to do perpetually until I come, this is to commemorate a greater deliverance. It is not just a mere deliverance from bondage in a foreign nation. This is your deliverance from hell. This is your deliverance from sin. This is your deliverance from Satan. You remember this sacrifice. As often as you do it in remembrance of me. This, because this is something which is more in significance, greater memorial. Dahil hindi lamang ito deliverance ninyo sa pagkaalipin sa ito, o sa isang mapangaping bansa, ito'y deliverance ninyo sa pagkaalipin ng kasalanan at pagkaalipin kay Satanas, at deliverance ninyo from hell going to heaven. Ayan po yung ating isa sa isip. Alam niyo po, when the Bible tells us to remember, we as much as possible recall the reality and significance of the experience. We relive in our minds. Parang buti natin binubuhay. Hindi lamang nire-recall that this thing took place or that this thing happened. Hindi lamang yun. Parang uli natin sinasariwa sa ating alahala. The passion of the Lord, His suffering, His life, His earthly life. At yung kanyang paghihirap sa pakikisalamuha sa mga makasalanan mga tao until His suffering and passion on the cross of Calvary. And we try to capture as much as possible, as much as we can, of its reality and significance. At binubuhay natin sa ating mga isipan niya. And we tell our minds, we tell ourselves, because of what the Lord did for me, I must be faithful to Him. I must be dedicated to Him. Kailangan ako maging dedicated, kailangan ako maging faithful at committed sa amin. So, yun po yung ating isinasiisip pag tayo pinag-aalaala.
ngayon ay tapos na. Thank you God, God bless us all. Thank you.